Yo, kay Rara. Isang mabilis na patalastas lang po. Bale, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng nagpaabot ng concern nila sa nangyari dito sa ano sa channel natin. Buti na lang at mabilis lang na-resolve. Mabuti na lang din. At nandyan si Senpai Neb. Siya yung nag-assist sa akin kung paano dapat kong gawin. Kung ano yung mga dapat kong sabihin, ganyan-ganyan. Kaya maraming salamat kay Sir Neb. Sobrang laking tulong. Well, anyway, yun lang naman po. Simulan na natin ang kwento. Bata pa lang ako, ay madalas na kaming umuwi at magbakasyon ng pamilya ko sa Tuguegarao. Doon kami sa bahay ng lolo ko sa father side tumutuloy. Nung bata pa daw ako, madalas akong nakadungaw sa bintana habang nakatingin sa groto. Yung bintana na yon ay bintana ng kwarto ng lolo ko. Every time na dumudungaw daw ako doon sa bintana para makita yung groto, kung ano-ano daw ang sinasabi ko. Gaya ng, may nakikita daw akong diwata. May nakikita din daw akong mag-asawang sumasayaw doon. Siguro nga, dahil nga bata pa ako, masasabing malikot masyado ang aking imahinasyon. Pero ngayon, sa tuwing napagkukwentuhan namin yun, napapaisip din ako. Huling bakasyon kasi namin nun sa Tuguegarao, bata pa rin naman ako, pero may isip na ako nun. At alam ko, at natatandaan ko na ang mga nangyayari sa paligid ko. Summer na nung umuwi kami doon ng ate ko. Nagbakasyon kami ng kaming dalawa lang. Bale, inihatid lang kami noon ng magulang namin. So, doon na nga. Every time na natutulog kami, laging ang bigat ng pakiramdam ko. Una, nakapanaginip ako ng talaga namang hindi maganda para sa akin. Matapos ko ngang mapanaginipan yun, parang gusto ko nang umuwi ulit sa Marikina. Pero wala naman akong magawa nun kasi napakalayo ng Tuguegarao sa Marikina. Sa panaginip ko, nasa ibang bahay daw ako. Pero hindi ko alam kung kanino. To be exact, nasa sala daw ako nun. Hanggang ngayon ay na-visualize ko pa rin yung itsura ng bahay na yon. Pero hindi ko na masyadong i-explain sa inyo. So sa panaginip ko, may mga tao daw akong nakikita na hindi ko kilala at natatakot daw ako sa kanila. Hanggang sa hinabol na raw ako ng mga tao na yon, na hindi ko na rin naman maalala ang mga itsura. Basta ang alam ko lang, takot na takot ako sa kanila. So ang ginawa ko raw sa panaginip ko, natulog ako para magising na ako sa totoong buhay. Pero pagmulat ko ng mga mata ko, nandoon pa rin daw ako sa panaginip ko. Takot na takot ako noon at hinahanap ko ang ate ko. Iyak na rin ako ng iyak. May nakita akong orasan, pero hindi ko na maalala kung anong oras na yon. Pero yung orasan na yon, nakasabit malapit sa may pintuan ng kwarto. So ang ginawa ko, pumunta ako sa kwarto na yon. Pagkatapos ay pinilit ko ulit na matulog upang magising na ako sa totoong buhay. Pero nabigo ulit ako kasi pagmulat ko, parang bumalik lang ulit ako sa sala at nakita ko na naman yung orasan. Takot na talaga ako nun kasi nga hindi ako magising-gising. Hindi ako makawala sa panaginip na yon. Pagkatapos ay patuloy pa rin akong hinahabol ng mga taong hindi ko kilala. Pagkakita ko ulit doon sa orasan, pumasok ulit ako sa kwarto kung nasaan yung orasan na yon. Nagdasal daw ako sa panaginip ko na sana ay magising na ako sa totoong buhay. Paulit-ulit ko lang na dinasal yon. At nung natulog na nga ako sa panaginip ko, doon na nga ako nagising ng tunay. Wala na ako sa panaginip ko noon, pero hingal na hingal pa rin ako. Hindi na ako nakatulog pagkatapos noon. Kasi natakot na ako na baka mabalik ulit ako sa panaginip na yon.
Nung sumunod na gabi, nanaginip ulit ako. Napanaginipan ko yung simbahan sa loob ng kuweba sa may Kalaw Cave. Sa panaginip ko, nakasuot daw ako noon ng pang-anghel. Marami akong kasamang mga bata na ganun din ang kasuotan, na parabang Easter Sunday. Hindi naman ito nakakatakot, pero ang weird lang kasi. Yung paningin ko sa panaginip ko, kung hindi blurry, alam niyo yung paningin niyo kapag nagpapanggap kayo na natutulog. Tapos sinisilip niyo kung tulog na rin ba o umalis na yung nagpapatulog sa inyo. Yun, basta ganun yung paningin ko sa panaginip ko. Hirap na hirap akong makakita. Tapos ang weird pa kasi, parang ang dami naman naming nag-aanghel nun na halos mapuno na yung kuweba. Pinagmamasdan ko nga daw nun yung mga kasama ko. Kaso hirap na hirap nga akong makakita, kaya hindi ko rin sila namumukaan. Ngayon po, kapag naaalala ko yung ganong karanasan ko sa bahay ng lolo ko na yon sa Tugigaraw, napapaisip ako kung may kinalaman ba yung sementeryo na nadadaanan namin bago makarating doon sa bahay ni lolo. Yun lang naman kasi yung dinadaanan namin papunta sa bahay na yon. At sobrang lapit lang din ang sementeryo na yon sa bahay. Anyway, wala na din naman yung bahay na yon ngayon. Kasi ibinenta na siya ng lolo ko. Kasi parang nagsunod-sunod yung kamalasan na nangyari. So ayun lang naman po. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking kwento. Shoutout ko lang po yung ate ko na si Ate Camille at ang bunsong kapatid ko na si RM. Maraming salamat po. And God bless po sa ating lahat. Hello po, Sir Gira. Magandang araw po. Ako nga po pala si Bav. Ang girlfriend ko po talaga ang fan ng channel nyo. At palagi ko po itong naririnig sa kanya tuwing nagwo-work from home kami. At siya na rin ang nanghikayat sa akin na ikwento ang karanasan ko sa bahay nila. Kaya naman ngayon, dalawa na kaming nakasubaybay sa uploads mo. Ang kwento pong ito ay totoong nangyari sa akin sa bahay ng girlfriend ko. Natawagin na lang natin sa pangalang Ai. Ilang araw bago ang undas, ay umuwi kami sa bahay ng girlfriend ko sa Los Baños, Laguna. Ang mga tao lang po nun sa bahay nila ay ang kanyang mama at ang kuya niya. Tapos kaming dalawa. Yung tatay niya po ay ilang taon na ring namayapa mula sa mundong ito. Kinagabihan nun pagdating namin sa bahay nila, ay naglaro muna kami ng girlfriend ko ng ML sa sala nila. Hanggang sa sumapit ang alas 12 ng hating gabi. Naisipan na naming matulog nun. Magkahiwalay po kami ng kwarto. Hindi naman po ito ang unang beses na natulog ako sa bahay nila. Pero iyon po kasi ang unang pagkakataon na naisipan kong patayin ang ilaw. Dati po kasi, palaging nakabukas ang ilaw kapag natutulog ako sa kanila. Dahil mag-isa lang ako sa kwarto kung saan ako natutulog. Nung pinatay ko na po yung ilaw, ay nagbukas muna ako ng FB. Pampaantok lang, hanggang mag-alauna na ng madaling araw. Nakaramdam na ako ng pagbigat ng mga mata ko noon, kaya naman pumikit na ako para matulog. Pagpikit ko, naramdaman ko na may humawak sa paa ko. Tapos, parang unti-unti akong hinihila nito. Kaya naman ang ginawa ko, hinila kong pabalik yung mga paa ko. Hanggang sa maya-maya lang, bigla namang may yumugyog sa higaan ko. Yung higaan ko po noon ay yung folding bed, kaya naman magaan lang ito. Sa takot ko, inilawan ko yung sa may bandang paanan ko gamit ang relo ko. Malakas po kasi ang ilaw noon, kasi digital naman yon. Pero pagkailaw ko, wala naman po akong nakitang tao o kung anuman sa may paanan ko.
Dahil doon ay pinatay ko na lang ang ilaw ng relo ko. Pinakiramdaman ko muna ang buong paligid hanggang sa nakatulog na lang ako. Kinabukasan ay ikinuwento ko yan sa girlfriend ko at sa nanay niya. Ang sabi nila, baka daw yung tatay nila at nagbibiro lang sa akin. Dahil nga bago lang ako sa bahay nila, baka wini-welcome lang ako. At isa pa eh, baka raw nagpaparamdam dahil nga ilang araw na lang nun ay mag-uundas na. Baka pinapaalalahanan kami na dalawin namin siya. So bago kami umuwi ng girlfriend ko, ay dumalaw muna kami sa puntod ng tatay niya. Nagtirik kami ng kandila at nag-alay ng munting dasal. Pagkatapos nun, bumalik na kami ng Maynila. Sa ngayon po, ay wala naman na po akong nararamdamang kakaiba sa bahay nila. Yun lang po, sana ay mapansin niyo po ang aking kwento. Base po ito sa tunay kong karanasan. Maraming salamat. Hello po, Sir Kira. Ako nga pala si Ashi. Nakatira po ako sa Cadiz City, Negros Occidental. Pagpasensyahan nyo na lang po dahil hindi ako magaling magkwento o magtagalog. First time ko lang din po kasing sumulat o magbahagi ng aking karanasan sa ibang tao. Hindi naman po masyadong nakakatakot itong kwento ko, pero sana po ay mabasa nyo ito. Simula po pagkabata ko, ay nakakakita na po ako ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Pero hindi naman po madalas, paminsan-minsan lang. At hindi ko naman po sinasabi ito sa mga magulang ko. At kung ikukwento ko man po ito sa ibang tao, ay idinadaan ko lang sa biro. Kasi alam ko namang hindi sila maniniwala. Nakatira po ako nito sa bahay ng tito at tita ko. Buhay pa po noon yung lolo namin. Si Lolo, palagi po siyang may ikinukwento sa amin na madalas daw po siyang may nakikitang bata na tumatakbo papunta sa CR. Nasa gilid po kasi ng CR yung kwarto ni Lolo. Actually, parang hindi naman siya kwarto kasi kortina lang naman yung dingding nito. Nung mga panahon na yun po kasi, ay ipinapagawa pa yung kwarto ni Lolo sa gilid ng kusina namin. Kaya naman pansamantala, ay nilagyan siya ng kwarto sa may gilid ng CR. Reklamo ng reklamo nun yung lolo namin kasi tumatakbo daw yung bata at muntik pa siyang mabangga. Sabi naman namin, baka guni-guni lang yun ni lolo kasi wala naman kaming nakikitang batang tumatakbo papunta sa CR. Pero ayun nga, ang sabi ni lolo ko, madalas niya nga raw makita yung bata na yun. At nung tanungin naman namin kung anong itsura nung bata, sabi niya, kulay itim daw. At hindi niya raw mamukaan kasi ang bilis tumakbo. Makalipas ang ilang taon, namatay po ang lolo ko. At ako na po yung natutulog doon sa kwarto ni lolo. ECQ po ito nangyari. Sa bahay po na yon, ay kasama namin yung pinsan ko na makulit. Palagi niya po akong ginugulat kapag nakahiga ako doon sa kama at kachat ko yung jowa ko. And since kortina lang naman yung dingding nun, ay nakikita ko yung anino niya o yung silhouette niya doon sa may kortina. Kaya naman, sinasaway ko siya na huwag niya akong gulatin kasi nga nakikita ko yung anino niya. Tapos naririnig ko pa yung pagtawa niya. Agad din naman siyang umaalis kapag sinasaway ko na. Isang gabi, mga around 9 or 10 p.m. na yon, nakahiga na ako nun sa higaan ko at kachat ko yung jowa ko. Nang makita ko na naman yung anino ng pinsan ko sa kortina. Hinayaan ko lang ito kasi humahanap lang ako nun ng tiyempo para makaganti sa kanya. At ako naman ang manggugulat sa kanya. Nakita ko na pumunta ito sa gilid ng kama ko. At saka ko siya tinawag. Sabi ko, "Hoy, Isay! Matulog ka na. Gabi na. Kala mo ba hindi kita nakikita?" Pero hindi po siya tumugon.
Narinig ng tito ko yung pagsaway ko sa pinsan ko, kaya naman tinawag na siya nito at pinatutulog na. Sabi niya pa sa pinsan ko, hewag ng manggulo. Pero hindi pa rin siya tumayo. Nakikita ko pa rin na nakaluhod siya doon sa gilid ng kama ko. Patay na nun yung ilaw, pero kita ko pa rin yung anino niya sa gilid ng kama. Maya-maya, nagulat kaming lahat. Kasi biglang sumagot si Isay. Nandoon na daw pala siya sa kwarto niya, which is nasa second floor. Bigla akong kinilabutan noon, Sir Kira. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o ano. Hindi ko malaman ang gagawin ko. Nakaupo lang ako noon sa kama at nakatulala. Kasi kitang-kita ko talaga yung anino sa gilid ng kama. Agad-agad namang binuksan ng tito ko yung ilaw at tumakbo papunta sa akin. Sinabi ko sa tito ko yung nakita ko. Sabi niya, baka daw iyon yung bata na madalas nang makita ng lolo namin nung mga panahon na nabubuhay pa siya. Hindi na nagparamdam yung bata pagkatapos nun. At kung ano man yun, ay huwag na sanang magpakita pa ulit. Hello, Sir Kira. Si Rowell po ulit ito. Gusto ko lang pong ibahagi yung experience ko sa dating apartment na nirentahan ko. Bale, ito po yung unang apartment na tinirhan ko. Sa may bandang North Caloocan po ito. Masasabi kong maganda at maayos naman yung apartment na yon. At isa pa ay mura. Condo style po yung apartment na nasa second floor. Yung unit namin ay up and down siya at may tatlong bedrooms. Pagakyat mo ng hagdan papuntang second floor, may space na pwede mong gawing isa pang kwarto. Una po naming experience doon ay noong mismong gabi ng paglipat namin. Kasama pa po namin doon yung mga kaibigan ko na tumulong sa amin na maghakot ng mga gamit namin. Nung matapos na kaming maghakot, eh nag-inuman muna kami ng mga kaibigan ko. Parang pakonsuelo ba, para sa pagtulong nila sa paghahakot. Konting kainan at inuman lang. Doon kami pumuesto nun sa may bakanting space. Ako at yung best friend ko ay nakapuesto dun sa may part kung saan makikita namin yung sala sa baba. Nagtataka lang kami nun, kasi ang alam namin, kaming lahat nun ay nasa itaas at nagiinuman nga. Pero nung mga sandaling yun, may nakikita kaming lalaki na nakaputing t-shirt at brown na pantalon na palakad-lakad sa sala sa ibaba. Sa kuryosidad ay bumaba kami at tinignan yung sala, pati na rin yung kusina. Pero laking gulat namin nung wala kaming makitang sino man doon. Walang tao sa baba at nakalak din ang pintuan. Sa takot namin ay agad-agad na kaming umakyat sa taas. Binaliwala na lang namin at ipinagpatuloy ang pag-inom. Ito yung second encounter ko doon. Kakauwi ko lang noon galing sa trabaho. Wala akong nadatnan sa bahay kasi nakapasok na silang lahat sa trabaho. Ang ginawa ko noon, nagluto na lang muna ako ng pagkain ko. Bale yung kalan po kasi ay nakaharap sa hagdan. So kapag magluluto ka, eh nakatalikod ka sa hagdan. Habang nagluluto ako noon, may nakita akong lalaki. Nakatayo lang ito sa may hagdan at walang ibang ginagawa. Siyempre nagtindigan lahat ng balahibo ko noon, pero binaliwala ko na lang yon at tinapos yung niluluto ko. Paglingon ko ulit doon, nawala na yung lalaki. Minadali ko na lang yung pagkain ko. Pagkatapos ay agad na rin akong natulog. Ito naman yung ikatlong pangyayari. Bale, ang naka-experience nito eh yung kasama ko sa bahay. Weekend po nun at wala kaming pasok. Mga bandang alas 5 ng hapon. Yung isa namin kasama sa bahay eh natutulog.
ako at yung isa naming kasama sa bahay ay nag-decide na magpunta sa palengke para bumili ng maluluto. So, naiwan yung isa naming kasama sa bahay ng mag-isa habang natutulog. Inabot kami noon ng isang oras sa pamamalengke. Pagbalik namin sa bahay, naaabutan naming bukas lahat ng ilaw. Tapos yung kasama namin na naiwan ay nasa terrace na at gising na gising. Nagtaka naman kami noon. Ang kwento niya sa amin, habang natutulog daw siya, may naramdaman daw siyang tao sa likod niya. At habang tumatagal daw, nararamdaman niya na yung tao ay unti-unting sumasandal sa likod niya. Damang-dama niya daw yung pagdikit ng katawan nito sa kanya. At ang sabi niya pa, sa pagkakadikit daw nito sa kanya, eh parang wala daw itong damit pang itaas. Sa gulat niya ay napabalikwas daw siya. Agad niyang tinignan kung sino yung nasa likod niya. Pero wala naman daw siyang nakikitang tao. Agad siyang bumangon nun at tinignan yung gilid ng kama. Baka raw kasi binibiro lang namin siya. Bumaba din siya nun at inikot ang buong bahay. At doon niya nga nalaman na wala siyang ibang kasama. Sa takot niya, pinagbubuksan niya lahat ng ilaw at doon na muna siya tumambay sa may terrace hanggang sa dumating na nga kami. Ito yung huling encounter namin doon. Isang linggo bago kami lumipat ng apartment. Kauuwi ko lang din ulit noon galing sa trabaho. And as usual, wala na yung mga kasama ko sa bahay. Ako na lang ulit mag-isa. Sa pagod ko noon galing sa trabaho, natulog na lang muna ako. Hindi pa man nagtatagal, bigla na lang din akong nagising dahil naramdaman ko na may tumabi sa akin. Pagdilat ko ng mata ko, may nakita akong isang lalaki sa tabi ko. Nakaupo siya sa may kama. Ramdam kong nakatingin siya sa akin. Sobra akong kinilabutan nun. At dahil sa takot ko, dali-dali kong tinawagan yung kaibigan kong malapit lang din sa amin. Pinakiusapan ko siyang samahan niya ako sa bahay. Sakto naman nun na kasama niya rin yung kaibigan namin. Nasabihin na nating bukas ang third eye. So di yun na nga, pinuntahan nila ako sa bahay. Ang sabi nung kaibigan namin na may third eye, malungkot daw yung kasama namin sa bahay. Dahil nga aalis na raw kami doon. Yun siguro yung dahilan ng madalas niyang pagpaparamdam at pagpapakita sa amin itong mga huli. Anyways, natuloy pa rin naman yung paglipat namin at hindi na rin naman sumama sa amin yung lalaki sa apartment. Ayun lang naman po, Sir Kira. Meron pa po kaming karanasan sa bagong bahay na nilipatan namin. Pero sa susunod ko na lang po ikukwento. Maraming salamat po at sana po ay mabasa niyo ulit itong kwento ko. Thank you.